Hello, hello mga kumare! Welcome sa ating panibagong kumare serye na pinamagatang Aksaya o Ansaya. Dito ay susubok tayo ng iba't ibang gadgets or gamit online at tutulungan ko kayong magdesisyon kung dapat nyo ba siyang bilhin, kung mapapasaya ba kayo, or mag-aaksaya lang kayo ng datong. At para mas masaya ay pipili tayo kada episode ng dalawang maswerteng kumare na re-regaluhan natin ng item for the episode. Kaya kung interesado ka, just keep on watching. Para sa ating first episode ay hindi itong kitchen knife set ang itetest natin. Dahil para ito sa ating next episode. Kaya kung interesado kayo dito sa rainbow knife set from Shopee ay i-follow nyo na si Kumare. I-turn on nyo na rin ang notifications ninyo para lagi kayong updated sa mga bago nating Kumare serye. At itong knife set natin ay ang ating itetest para sa ating next episode. For our first episode, eto na ang ating item na susubukan. So, meron tayo ditong handle at yung handle niya ay parang kahoy yung kanyang design pero hindi siya gawa sa kahoy. Gawa siya sa plastic or parang rubber na parang silicone. Pero more on plastic siguro ito. So, maganda na parang silicone or parang plastic yung kanyang handle kasi hindi siya magko-conduct ng heat or hindi ka mapapaso pag hahawakan mo na siya kung gagamitin mo na yung iyong lutuan. At ito na yung ating lutuan, naka-bubble wrap siya. At ito yung kanyang itsura, para siyang granite na marble na granite. At meron siyang tornilyong kasama para i-attach yung kanyang handle. So makikita nyo, meron siyang apat na butas. Ayan, ganyan yung design niya. At kaya binili ko ito kasi napaka-cute niya. At maganda siyang panggawa ng mga pancake or pang-shape ng itlog. Kung gusto mong perfect yung pagkabilog ng iyong itlog. Ayan. O kaya kahit anong mga naisip mo na gusto mong lutuin na bilog, pwede rin to sa mga patties. At napakabilis lang niyang i-assemble. Yan. Isusuksok mo lang yung kanyang handle at ilalagay mo na yung kanyang tornilyo gamit ang screwdriver. So hindi included yung screwdriver dito. Ganyan lang siya kadaling i-assemble. Ito yung sa likod niya at itetest natin kung pwede siya sa induction cooker. Kasi feeling ko pwede siya noon. Feeling ko nung nakita ko siya ay pwede siya sa induction cooker dahil sa design niya sa likod parang pang induction cooker. Ito na yung overall look niya. So dumating siya, meron siyang konting dent dun sa kanyang handle pero okay na din, di naman masyadong halata. Pero maganda pa rin yung kanyang overall look. Ayan. So sinubukan ko siya sa induction cooker ko. So unang try ay hindi siya nade-detect nung aking induction cooker. Second try, hindi pa rin siya na-detect. Kaya, I therefore conclude hindi siya pwede sa induction cooker. At ito naman ay yung aking branded na egg pan. Yan. Ito ay Karote brand. At ganito naman itsura niya. So, kinumpara ko lang silang dalawa. At yung parang pareho lang sila ng pagkakagawa. At mabigat po itong maliit na pan na to. Kahit maliit siya ay yung quality niya parang branded or parang nabili sa mall. At mabigat siya, hindi siya magaan. Kahit maliit siya, small but terrible. Parang ganon. Ayan. So, isang palad ko lang. Lumalampas yung palad ko pag in-spread ko siya. Pero yung sa Karote, medyo mas malaki siya kesa dito sa generic na egg pan or Korean pan. At dahil hindi siya gumana sa aking induction cooker, ay susubukan na natin siya sa ating kalan na gasol. At yung dalawa sa likod ay lalagyan ko ng mantika or oil, pampadulas. At yung dalawa sa harapan ay hindi natin lalagyan ng pampadulas. Pampadulas talaga. O yan, hindi natin mamantikaan yan. Para matesting natin kung siya ba ay non-stick or hindi. Yan. So, magluluto tayo ng itlog. Yung dalawa sa harapan ay walang mantika. At yung dalawa sa likod ay merong mantika.
At habang niluluto natin yung itlog, ay i-comment nyo na kung ano sa palagay nyo. Ilagay nyo kung aksaya, kung nag-aksaya lang tayo dito ng pera, at ansaya kung mapapasaya tayo ng item na ito. I-type nyo na yan sa ating comment section at babasahin ko yan mamaya para makita ko kung ano ang palagay ninyo dito sa ating item for the episode. Yan, so luto na ito at susubukan natin siyang i-flip or baligtarin. At yung uunahin natin ay yung merong mantika. So yung merong mantika sa likod ay madali siyang natanggal at madali natin siyang naibaligtad. Walang naiwan na itlog sa ating pan. At ito namang walang mantika ay... Tingnan nyo na lang kung anong mangyayari. Itong walang mantika ay sadly dumikit siya sa ating pan at hindi nga siya non-stick. So, kailangan natin siyang mantikaan muna bago natin siya gamitin. Hindi po siya non-stick. Yan o. So, palagi ko naman, habang ginagamit natin to araw-araw, ay magiging non-stick na siya. Katulad ng mga kawali na gamit natin, habang ginagamit natin siya araw-araw, ay parang nagkaka-coating na siya ng mantika at hindi na dumidikit yung mga niluluto natin. Kasi yung material niya parang cast iron yung dating niya. Ganun siya, makapal na bakal at meron siyang coating pero parang hindi non-stick yung coating niya kung hindi mo siya lalagyan ng mantika. As you can see, meron talagang naiwan na itlog sa ating pan. Pero yung merong mantika ay walang naiwan sa ating pan. At mas maganda siyang naluto. So, ayan yung itsura ng ating ginamit na pan nung natapos na tayong magluto. So, sinubukan kong tanggalin yung isa. Yung isa, hindi ako masyadong nahirapan. Pero yung isa, nahirapan akong tanggalin. Pero, matatanggal siya, ibabad mo lang siya sa mainit na tubig. Pero hindi ko na siya binabad dito nang matagal kasi naiinip na ako. Ang tagal niyang matanggal at medyo mahirap talagang tanggalin yung mga naiwan dahil hindi natin siya nilagyan ng mantika. So kung bibilhin niyo ito, kailangan talaga mantikaan niyo muna siya para hindi siya masira. Ayan o, natatanggal naman siya. Basta ibabad nyo lang ng mainit na tubig at kahit anong brand pa ang gamitin ninyo, pag non-stick yung kanyang claim ay huwag kayong gagamit ng magaspang na pang linis. Huwag kang gagamit ng magaspang na part ng Scotch Brite or sponge ninyo. Huwag din kayong gagamit ng steel wool sa mga non-stick na pan. So para sa akin, para sa experience ko sa item na ito, sulit na rin siya for 192 pesos at kung interesado kang bumili ng item na ito ay ilalagay ko yung link sa ating description box o kaya naman ay sa ating comment section. At makapal siya, mas mapapakyut niya yung inyong presentation sa pagkain, lalong-lalo na kung meron kayong mga anak, pwede nyo rin siyang gamitin na pang negosyo kung magne-negosyo kayo ng mga Japanese pancakes dahil perfect yung shape niya pang Japanese pancake. Pero mas malaki yung size nito kaysa sa mga usual na Japanese pancakes na nabibili sa tabi-tabi. Yan. So para sa akin sulit na rin siya kahit nagka-problema tayo doon sa may stain. Pero matatanggal naman yan basta ibabad lang natin sa mainit na tubig. At huwag tayong gagamit ng mga magagaspang na panlinis. At para mapili kayo dito sa ating first episode, kailangan i-follow nyo lang si Kumare Daily. Ayan, i-follow nyo ang ating Facebook page. I-share nyo na din ang video na ito at ilagay ang hashtag na Kumare Serye at hihintayin ko rin yung comment ninyo kung kayo ba ay napasaya ng ating item for today or ito ba ay aksaya lang ng pera. Ayan, hihintayin ko ang inyong mga sagot at see you sa ating next episode. Maraming salamat sa panonood. Bye bye!